Magandang gabi mga kanitib, no? Kaya hindi ba sa feedback ko kung kamusta po yung pasok po ng ating audio dyan sa inyo. This is because of the new platform that we're using in the live stream program. Yung kung bakit na medyo putol-putol pa yung signal natin, but we are working na kung saan po mas papaganda pa natin yung delivery po natin ng ating mensahe dyan po sa inyo. So sa ating mga kanitib dyan, keep on following us. Even to YouTube, kindly give us the feedback po kung kamusta yung pasok ng signal natin dyan sa inyo. Because right now, we are doing what we call the live stream program. Sabay na po yung sa YouTube natin, yung kung bakit na medyo naribago tayo. Because this live stream program is not only aired and viewed over the Facebook page of the Philippine Native Chicken, but even in the channel ng Philippine Native Chicken dyan po sa mga YouTube natin. This is the new application that we're using para at least pag may mga kasamahan tayo o subscriber tayo dyan sa may YouTube, would like to join also the live stream program natin, pwede po sila na makasabay natin dito sa ating live stream program. So thank you mga kanitib for being with us. Hope that tuloy-tuloy na to. Because of some difficulty, technical difficulty that we are experiencing dito po sa ating studio. But we are making sure also na kung saan po yung platform natin, yung mga background natin, mas maganda compared than the previous background that we have, para pa at least tuloy-tuloy po yung ating programa. So sa ngayong gabi po, we will be continue on discussing, kasi kanina yung pinag-usapan natin, it is more of what you call the, tawag dito yung... sa naghihingi po ng mga konting insights tungkol po sa sa mga seminar, yun po ang binibigay namin sa inyo para at least kahit paano po may ma-idea po kayo kung ano dapat gawin nyo in terms of selecting the proper breeding stocks that you have, ano pinagkaiba ng ating native chicken with the colored broilers and others. If you have some questions, you can post your questions on the comment section para at least po matugunan natin bago po dumating yung lasotso. But we're glad kasi yung makikita po sa platform natin, now we have updated also the yung sa mga produkto natin na pinipicture natin dito po, makikita po nyo. May mga pinag-iba. Dan paki-share yung sa ating dashboard dan na may product dan. Yun ang mga tawag dito, yung mga pinag-iba ng ating presentasyon ngayon. At least, updated na yung mga product na yun. And then, if you want to buy our product, you can contact the number that is flashing on the screen that we have. So kanina, yung may katanungan is tungkol about the vaccination. Yung vaccination kasi is very critical. Yung kung bakit that we keep on promoting kung kailangan talaga natin gumamit ng bakuna. Kasi yun palagi ang isa sa malaking dagok sa pag-alaga ng manok. Na kung saan po, lalo na pag yung pinaka-common kasi ng mga sakit na makikita po sa... nag-o-occur pala sa ating mga katutubong manok is yung aratay, uli kayo yung Newcastle. Yung katanungan kanina, nakalimutan ko lang yung pangalan kanina ng natatanong, kasi di chat room kanina, medyo na putol because also of the ending of the live stream. Ang pagbakuna kasi sa manok natin, lalo na pag pinag-usapan po, is the lifetime vaccine. Ano bang pinakaiba ng lifetime vaccine compare with those other vaccine na para bang pinapatulo, no? Ang lifetime vaccine kasi, that is a killed microorganisms na kung saan po ginawang bakuna. At saka yung lifetime vaccine po is oil-based in nature. Samantala yung mga activated or attenuated vaccine, that is what they called a weakened virus. Ibig sabihin po, medyo pinahina lang ng virus at saka ginawang bakuna. So, ang pinakaiba nila is that na aside from the diluent that you're using, yung lifetime vaccine kasi oil-based, ibig sabihin po isang bigayan lang yan, isang turukan lang
Kasi basta mga lifetime vaccine that is injectable in nature. Ibig sabihin po, ini-inject yan doon mismo sa muscle po ng inyong mga alagang manok. Diyan at tinuturok yung needle para magbigay ng bakuna. Yung sa kalimitan, binibigay po ang bakuna, no, especially in the lifetime. During that time na kung saan po papasok na yung breeding age nila. And it is usually given, no, on the third or the fourth month of age. No, kasi pag ibigay yan kasi, no, hindi kaalangan mo kasi ibigay mo yan na 2 months old. Kasi kung 2 months old mo ibigay, at saka hindi mo ma-select na for breeding, sayang kasi. Kasi ang mga bakuna na kung saan po lifetime in nature, pangmatagalan, medyo may kamahalan kasi ang perbayal, yung kung bakit na pwede bang ibigay nyo lang if yung manok po ninyo ay talagang napili nyo na talagang intended really for para hindi naman masayang yung pera. And beside, yung hindi may dala, may binta mo sa market, hindi, wala ka ng maraming hassle. Prior to the administration of the lifetime vaccine, no, ang sinasuggest palagi namin is that pili bang ang gawin nyo, no, bigyan nyo muna ng lasuta. No, kasi ang purpose kasi ng pagbigay ng mga pinapatulo na bakuna is that na if ever na mayroong mga problema o mayroong sakit sa loob ng katawan ng manok po ninyo, ang mga infected kasi ng manok, pag binigyan nyo ng bakuna, either lasuta or B1B1, no, talagang matayan. No, and that is why that ang ginagawa, no, patuluan nyo muna para at least klarado kayo na yung manok na binibigyan po ninyo ng bakuna na yan ay talagang hindi sa infected with other form of microorganism. Yan kasi ang purpose. Usually po, bigyan nyo about mga 2 weeks, no, before administering the lifetime vaccine. Kasi pag may sakit yan at saka matamaan ng pinatulo mong bakuna, ito talagang matayan. And that is why that in some other areas, na kung saan po nagbigay sila ng bakuna at ang manok po is medyo stress, o di kaya yung manok po is may sakit, na talagang minsan sabihin ng tao doon sa lugar na hindi na sila magpabigay, mag-administer ulit, magpa-administer ulit na bakuna. It is because sabihin na palagi that na ito po ang dumadala po ng sakit sa kanilang manok. No? Namatay kasi yung manok ng bakunahan. But that is the nature. Lalo na nang gumagamit kayo ng lasota at saka B1B1, pag may sakit ang manok, kahit si po na yan, pag binigyan nyo ng pinapatulo na bakuna, talagang magiging affected yan. It will have stake, no, and yung buhay ng manok po ninyo. And that is why that before giving any vaccine, possibly po bigyan niyo muna ng panlunas. Ang tawag doon is flushing, na kung saan po, no, ang mga manok na medyo hindi mo alam kung may sakit wala, no, is lahatin mo na lang. Na kung saan po mabigyan po ng karampatang pantambal para at least kung may sakit, no, gumaling, pagkagaling, no, bigyan po ninyo ng NCD lasuta, no? But in the absence of NCD lasuta, you can use what I call the NCD B1B1 sa mamanok na napili nyo na, no, to become a breeder stocks. Kasi yung lifetime vaccine kasi, pag binigay nyo yan, yung epekto niya, hindi agad-agad, it would take time. So, ibig sabihin po, pag binigay nyo yung bakuna na yan, no, at saka ang manok po ninyo, no, may parabang may pabao na sakit sa katawan niya, it will not manifest immediately. It will not manifest immediately. Minsan, litong-lito ka na, bakit yung manok mo, no, dahan-dahan na nabawawasan, na matay araw-araw, it is because of the effect of what we call the vaccine. Lalo na yung NCD killed. Unlike in the automated vaccine, B1B1 or Lasota, na kung saan po, automatic po yan, bilis po yan. So that is the sequence, no, how you're going to administer, no, yung tawag natin dito yung lifetime vaccine, no, sa inyong mga alagang manok, no, lalo na yung gawin po ninyo na pang breeding.
O yung isang katanungan kina na kanina yung na tawag dito na tandaan pa natin is yung tungkol about the use of feeding of what they call yung bigas. Bigas. Yung kasi iba sa mga races natin ang ginagamit po is bigas na patuka sa kanilang manok. Siguro kung mura siguro yung bigas compared than the mais. No? Ang iba ginagawa bigas. Na but kung magbigay po kayo ng patuka is made of rice, yung bigas na yan, huwag nyo ibigay na hindi luto. Bakit? Kasi ang fat content yan, lalo na pag binigyan po nyo is sisiyo, hindi pa sila ganun capable, no, to digest the fat content of the rice. Lalo na yan ang cooked rice. Yung kung bakit na kadalasan, yung bandang kwitan ng mga sisiyo ninyo, o yung dumi nila, halos dumidikit doon. Para bang pasted bent ang tawag doon. Na kung saan po, isa sa mga reason yan, it is because of the fat content na doon po sa bigas. But kung gusto nyo talagang ibigay, no, because mura yung bigas sa inyo, lutuin nyo muna ilang kanin, yung maligam-gam na kanin, at saka ibigay po sa mga manok po ninyo. That is one way and how that we could, no, we could help. No, to minimize the possible expenses. Kahit na po yung dito yung tiki-tiki, yung pinaka-pino, lalo sa sisiyo, no, wag po ninyong ibigay. It is because na pagbigay po ninyo yan, no, ang tendency palagi is that it possesses what they call a higher fat content. Okay lang sa baboy and other animals, but for chicks, no, yung mga less than a month old, no, they are very prone to higher fat content sa kanilang patuka. Yan ang mga reason bakit na pwede bang huwag nyo ibigay na hindi na luto, but if you want really to have it be feed, no, pwede bang lutuin nyo muna bago nyo ibigay sa mga manok po ninyo. So, yun ang kasagutan natin kanina, no, sa nagtatanong, no, tungkol po sa pagbigay po ng tawag dito ng bigas, no, as patuka sa inyong mga manok. Kahit na yung binlid or what they call the midlings, no, possible po wag po niyo ibigay sa sisiyo. Pili po niyo ibigay sa mga growers ninyo hanggang sa breeders, but sa mga sisiyo po i-restrict po natin ang pagbigay para at least, no, that is one way that you can have na kung saan po ma-prevent po natin yung pasted vent. Kasi pag pasted vent kasi ang nangyari dyan, yung dumi niya, no, doon na po na dumidikit sa bandang kuweta niya na mismo, no, ang dumi niya mahirapan sa magpalabas. No? So hope, no, nakatulong yan sa ating mga ka-native dyan na natatanong kanina, no, tungkol about the bigas. No? In terms of the feeds natin, no, yung CPU feeds ngayon po, the area that we have dito po sa Iloilo, no, in Leon, na nandoon yan sa may Gumbok, sa may Poultry Supply, sa may Jigs, sa may Asian Norte, no, at saka dyan sa may Libuon Street, no, sa CB, EZ, Frozen Foods and Poultry Supply. No, nandyan yan. No, and then dito kay Pastor, no, Malaysia, sa may Pototan. No, and sa may Bingawan area, no, hindi pa natin nakuha yung specific place where that CPU pigs can be found. But yung tanong kanina kung sa Cebu, no, wala pa po tayong CPU pigs sa Cebu. And alam nyo kasi we can transport the pigs, no, from one area into another area. No, kung okay lang po sa inyo by seaport. No, para at least yung cost niya hindi ganun ka bigat po para sa inyo mga ka-native. Hindi pa natin kasi napaikot-ikot yan ng buong Pilipinas because that pig is really specific for the Philippine native chicken. It is formulated na talagang pang-native yan. Now, the quality of the meat, so it's used to enhance the quality of the meat. Kung saan po mas mapaganda ang lasa ng karne. And then yung isa doon is, ang purpose niya is that, no, it's used to enhance the immune system of your chicken. At least, no, yung patoka mismo, no, meron ng pantambal. Ang isa kasi sa mga palaging kalimitan na problema, no, sa may area, yung tungkol po sa may bulutong. Iba yung monkeypox. Ang bulutong na sinasabi natin is polpox.
Ang chicken pox kasi sa tao yan. Ang sa atin naman is what they call the, sa manok is what they call the poll pox. May mga bakuna yan na available in the market na on the poll pox. You can have it be inquired sa mga poultry supply. Mangbigayan kasi niya is that wing web, duty mo po sa pakpak, no? Parang tinuturok. May baon kasing panturok yan. Tinuturok doon na prick lang. No? Ibig sabihin po parang gas-gas lang doon sa may skin niya, sa balahibo. No? Ang purpose niyan is that na makapasok yung tawag dito yung gamot doon mismo sa balat na manok niyo. Kasi ang palupas kasi, yung dry palupax na except for what you call the wet palupax. Ang dry palupax na is can be found no on the skin. Yung para bang brown o kaya black na kung saan po minsan pag dumami yan, no, makikita mo yan sa mga sa balat no, malapit sa bunganga, no, sa mga mata o sa opening ng mga skin nila, doon yan papasok. Samantala yung wet palupax naman, nasa loob kasi ng bunganga yan, lalamunan. So, pag ibinuksan mo yung lamunan niya, para pang ilong-ilo doon sa may dilaw-dilaw doon sa may loob ng lalamunan niya at saka balangsa. Masyadong balangsa yung amoy niya. So, that is what they call the indicator of what they call the wet palupax. But sa palupax naman na dry, yung brown na yan o bulutong na yan, no? Ang CPU feeds kasi, pag gumagamit po kayo ng CPU feeds, based on the experiences of the racers that used to feed no CPU feeds no sa kanilang mamanok, no, halos walang occurrences po ng palupax. Bakit? It is because na doon mismo sa potoka na yan, no, may mga nilagay na kami doon na tawag dito, no, yung tawag dito yung shell at saka yung shrimp shell. Kasi ang laman kasi ng shrimp ginagawang parang heavy na ginagawa bang ingredient para doon sa hipon na ginagawa para sa mga bihon ilang panangkap yan. Yung balat niya naging kabahagi ng piecemeal namin yan. Yung kung bakit that the chitosan or the chitin and that exoskeleton of the shrimp po, ang chitosan active ingredient yan po or active compound na have the antibacterial property against palupax. Ayan. Yung kung bakit na kung gumagamit kayo ng CPU feeds, there's no need for you to have it be vaccinated with palupax. So, sa may mga tanong nga yan, you can have it be posted. Kung makikita po nyo sa screen natin, mayroon po tayong chat. Isa kasi yan sa pictures na bagong apps natin dito. para at least ma-record po mismo dyan sa may tawag dito sa ating live stream at saka recorded live stream natin, no, para sa matatanong na makikita po niyo ang kasagutan po sa mga tanong. No, makikita kasi mabasa yung tanong unlike in the plain recording na kung saan po wala. Yung ko bakit sa in the new application that we're using the live stream program, medyo nagkaloko-loko na konti but we're able to adjust it. Thanks to Ma'am Dana, no, for working for it. If you have some questions, makita po nyo dyan sa may ating screen, no, kay Ma'am James Sumagi. Ma'am, magandang araw po siya, Ma'am. And then regards po sa group, Ma'am James Sumagi is one of the project coordinator ng isang NGO po that used to promote sustainable agriculture and green library. Sa mga gusto po sumali sa group po ni Ma'am Jim, no, that is a legitimate group and that is a registered group, no, together with Sir Nick Perlas. No, they're the one promoting what they call the sustainable agriculture, smart agriculture, and green library. No. Ang katulungan ni Ma'am Jim Sumagi, no, hi Doc, what to do for the wounded rooster na nag-uwak sa sulog man ang hulo, damo, pilas? Can we apply what they call the garlic emulsified concentrate? Actually, ma'am, ang gawin nyo lang, ma'am, sa mga sugat pag sobrang dami, kasi if you have that garlic emulsified concentrate, no, ang gawin po ninyo, ma'am, ipahin nyo lang, ma'am, doon sa may balat niya na may sugat po. No? To those who would like, no, effective kasi yan, ma'am, no, because yung garlic na yung ginagamit namin yan, no, even in the open wood, no, noon sa kaponizing ng manok,
So using what they call the garlic emulsified concentrate as one of the main ingredients. Sa mga hindi pa walang makuha o hindi maka-available sa kanila yung garlic emulsified concentrate, so ang gawin po ninyo, yung katas mismo, no? Ng garlic, kundi kayo ipahid nyo, no? Ikiharin nyo yung garlic at saka ipahid na mismo doon sa balat, no? Na may sugat po ng inyong mga manok. No, samahan nyo na ng konting katas ng tawag dito ng malunggay, para pa at least mas mabilis gumaling po ang mga sugat niya. But kasi ang purpose mo kasi, no, on the garlic, at least ma-prevent. Tandaan po nyo, kung may sugat po kayo, huwag nyo ilagay ang garlic direkta sa sugat nyo, lalo na yung press. Bakit po? Baka yung sugat nyo mas lumala. Nakakasunog kasi ng balat yan. Yung po bakit na pag kung may available dyan sa inyo na mga garlic emulsified concentrate na kumuha kayo ng kahit konti lang, ipahid doon sa sugat and then have it be para at least the microorganisms could not penetrate inside. Kung press naman, iwain nyo ng kalahati at saka ipahid yung press na yan, but make sure na isang pahiran lang ha. Huwag nyo para bang gumagamit kayo ng aguaxonada or hydrogen peroxide, pahid lang. Para at least yung mga mikrobiyo na doon nakapasok mapatay, so gamit yung pressed garlic. Ang kaganda kasi ng garlic, if you'll be using it, kahit na sa tao, pwede nyo na kwan, pwede nyo na i-kwan, i-allow nyo na pag kihad ninyo, i-allow nyo muna kahit 5 to 10 minutes lang na i-open, because it will act, the algin and alginase. Algin kasi that is a compound na present in the garlic at saka yung alginase that is an enzyme. Pag nag-react silang dalawa, it will form what they call the allicin. So yung allicin na yan that is an effective and usually it takes about mga 5 to 10 minutes before it will acted into what they call the allicin. So yan ang gawin nyo mas, para mas stable siya at saka ipahid doon mismo sa sugat po ng manok. Actually Ma'am Jim, no? Antibacterial effect. Hindi lang po ma'am antibacterial, ma'am. No, may antifungal. Ayun po bakit na dito po sa amin, nakikita namin, halos that is a broad spectrum type, no, of phytobiotics. No. At saka kagandaan yan, Ma'am Jim, it is because na pwede mo rin gamitin as pamurga sa inyong mga alagang manok. No. One shot take all. Ayan ang garlic. So far sa mga study namin dito, hindi pa napapakita po ng resistance, no, yung microbio sa garlic. Ang application niya usually is that every 48 hours. Every 48 hours. Kasi ang observation namin dito based on our findings na ang activity niya, no, that is good for 48 hours. And then after 48 hours, no regrowth will occur. So that is why that the application na... kung severe ang kaso, every 24 hours. However, kung ang kaso hindi ganun ka-severe, you can have it be done every 48 hours. Hi, Sir Hill. Magandang gabi po sa inyo, Sir Hill. Hope na yung mga manok mo doon, no? Pakikontak lang, Sir, kay Ma'am Dana if may mga available po kayo doon, no? Para at least if there is a need kay Ma'am Dana, no? Matulungan po kayo, Ma'am Dana, no? Sa pag-market po ng inyong mga alagang manok. No? So, thank you. So, yun ang mga bagay-bagay na pusapan natin. Kaya lang yung panahon natin. This is the 8th. No? Bumalik lang kami ni Ma'am Dana para at least ma-check na namin kung okay na yung platform. But we'll be trying our best that on Friday. Maka-spend talaga tayo ng about an hour. No, para discussion and looking forward on Saturday and Friday that we'll be using what they call the presentation. Sige pa ng presentation, meron na po tayong mga topic na kung saan po, doon po tayo maka-base na. Para at least mas informative yung dating natin, no, sa ating mga ka-native. So again, if you found our program informative, na please have it shared, no, sa mga kakilala nyo dyan. Sa tingin po nyo, ang Philippine Native Chicken po makatulong para po sa inyo. And then if you, na hindi pa kayo nakaklik ng follow button dyan, please have it be done. No, please click the follow button para every time that we have the live stream program, the Facebook, no, will immediately notify you. No, and kung sa YouTube po naman kayo, no, because of some request, no, of our subscriber,
na hindi makapasok in the Facebook, but you have what they call the YouTube account, yung kung bakit ngayon po. Yung live stream program natin na Facebook that is simultaneously aired over YouTube channel of the Philippine Native Seeker. Para isahan lang. Kung may katanungan kayo nyo sa YouTube, you can have it be written on the chat area. Wala namang payment yan. No, you can have it be written nyo yung mga query nyo doon para at least matugunan po natin dito sa ating programa. So again, no, in behalf, pasinsa pala kangina, no, on the interruption of our program. Thank you for your kind understanding and hope sa Friday po, tuloy-tuloy po tayo, no, every 7 to 8. At saka sa mga connected natin that keep on viewing the Philippine Chicken program during the offline time, not on the real time. No, thank you for the support to the Philippine Chicken. Again, in behalf of our President, Dr. Charles Robles, with Ms. Dana Marie Fuegemasa, which is your host, Panitin, Katangka, Kaakibat, Doc James, for sure. See you on Friday, 7 to 8, dito po sa The Philippine Native Chicken with TV po. Magandang gabi, keep safe, and God bless us all.